Alam ba ninyo na sa South Korea, ito'y may ilang beses na natin itong nababanggit, itong nakulong na dating presidente ng South Korea. O mga kaibigan, ito ay ginawaran ng pardon. Yung babaeng dating presidente ng South Korea na si Park Geun. Hi bata ang basa diyan o hi. Park Geun Hi, ha? Nagawaran siya ng pardon at napaikli yung kanyang sentensyang kulong na ang ipinataw sa kanya 20 taong pagkakulong dahil sa corruption. Ito yung malimit natin binabanggit. Ito walang direct na corruption ginawa ito. Wala itong ninanakaw na pera ng gobyerno, ha? Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Ang naging kaso nito, yung kaibigan niya, ha, ay nakikinabang dahil nakapwesto siya, nagagamit yung kanyang kapangyarihan para kumita sa mga malalaking negosyo sa Korea. Pero kung ang pag-uusapan, perang ninakaw sa gobyerno, wala po nun eh. So ngayon, siya po ay napalaya na, mga kaibigan. Siya po ang kauna-unahang babaeng presidente ng South Korea. Ha? Noong 2013, naging presidente siya. Wala pang 4 na taon ay na-impeach siya, napatalsik siya. Pagkatapos po nung mabulgar yung corruption, ha, na sinasabi natin kanina, ang kaso lang yung pong nagagamit yung impluensya niya. Dito diretsahan na, di ba? Yung tatay ni Bongo, di ba? Yung kapatid ni Bongo, nangungontrata sa gobyerno ng bilyon-bilyon, di ba? Nagpapayaman sa gobyerno dahil nakapwesto sila, mga kaibigan. Doon sa Korea, hindi. Mga private na negosyo Ha? Para makakuha ng pabor, di ba? Yun lang ang naging kaso nito, pero yung direct na sinasabi nating corruption kamukha ng nangyayari dito, dito wala nakukulong, mga kaibigan. Napardon meron, di ba? Hindi naka, etong babaeng presidenteng ito, talagang nakulong ito sa bilangguan. Hindi ito house arrest, hindi ito hospital arrest, mga kaibigan. Nakaposas talaga ito. Ha? Kaya nakita naman ninyo yung bansang Korea, napakaunlad niyan, di ba? Nagtaka nga ako diyan Isipin mo, late 70s mga 1978, 79. Una ako napunta riyan. May natakot ako Sobrang dilim. Ha? Sabi ko nga sa inyo, lalanding pa lang yung eroplano, nakatutok na yung mga kanyon, yung mga machine gun sa eroplano. Kakabahan ka na, lumalanding pa lang yung eroplano. Pagbaba mo ng airport, yung pinaka-airport pa lang nila nung bubungan pa lang. Mga kaibigan, wala pang tube noon Maglalakad ka pagbaba mo ng eroplano. Ang mga bus, naku po, tabingi, ha? Yung mga dadaanan mo, marumi. Doon pa lang sa airport, lintik yung mga taxi driver. Mga nakataas ang pantalon, ha? Nakatsinelas. Parang dito nung araw sa Ninoy Aquino sa Manila International Airport nung araw. Ganun din ang style yung mga nagkakagulo sa departure tsaka sa arrival area, yung mga taxi driver. Ang liliit pa ng taxi nung araw. Ha? Ang liliit.
At saka matatakot ka eh. Sipin mo, nakasakay ka sa taxi, mag-isa ka. Biglang hihinto, taxi. Magsasakay ng ibang pasahero. Ano isipin mo? Hold up to. Di ba? Yung pala, eh, ganun sila. Kung magkano yung magiging metro mo, yun din ang babayaran nung ibang pasahero. Halimbawa, ang metro ay 50 pesos. Oh, makakatatlo siya dahil 3.50 magbabayad sa kanya, magiging bayad sa kanya. Ganong kahirap pa ang sasakyan noon. Pero hindi ko alam na nagsisimula na pala silang mag-industrialize yung bansang Korea at that time. Pagka mula sa airport noon, yung Kimpo Airport, di ba? Bubungan lang yun eh, wala yun. Parang ano rito, waiting shed na hinabaan mo lang. Ha? Medyo nilakihan mo para ang tao may dadaanan. Merong immigration doon. Sinigawan pa ako eh. Dahil nung araw, pwede ka makapanigarilyo kahit saan eh. Sa airport, may ashtray doon. Eh, nakapila tao. Yung mga kasama ko, humiwalay ako sandali kasi nakapila naman kami. Para manigarilyo, malapit lang eh, may ashtray eh. Sinigawan ako nung immigration eh, para pabalikin dun sa pila. Masusungit yung Koreano at saka ang sasama makatingin. O nung dumating na ako sa counter ng immigration, nakita niya passport ko. Napagkamalan niya pala akong Hapon, mga kaibigan. Eh galit sa Hapon yan eh. Dahil matagal silang naging ano eh, naging bahagi ng pananakop, di ba? Ng Japan, mga kaibigan. So, madalit sabi, ang itsura ng Korea noon. Sipin ninyo eh, pagbaba namin sa andilim, pati sa loob ng hotel, madilim ang mga ilaw, kukunti lang. Eh, yung tinuluyan pa naman namin, hindi naman hotel, kundi ewan ko kung meron nakakatanda sa inyo nung YMCA. Ha? Meron din dati dito niyan eh, sa may tabi ng Manila City Hall, mga kaibigan. Oh, yun ang tinuluyan namin, mumurahin lang ang bayad doon kasi kasama na yun sa package nung ticket. Napakamura ng promotional ticket nung araw ng Korean Airlines. Sipin mo, round trip. Ha? At yung overnight stay mo sa Seoul, Korea, kasama na yung hotel mo at saka meron ka pang libreng dinner. Kaya lang, yung dinner na restaurant kung saan kami kumain ng dinner, hindi naman masarap. Ha? Hindi kami nasarapan. Pagbaba namin ng restaurant, medyo umikot kami sa mga, kasi nasa downtown eh. Oh, eh, puro lupa lang yung nilalakaran mo. Tsaka, para kang nasa Divisoria na madilim, na ang ginagamit lang eh, mga ilaw na parang gasera, mga kaibigan. Yun lang ang ilaw nila. Marshallo yun. At walang ilaw. Pumunta kami sa isang tindahan. Patay ang ilaw eh. Mga gasera lang ang ginagamit nila, mga kaibigan. Oh, akala namin eh, napakahirap na bansa. Yung pala, nagsisimula na silang mag-industrialize. Ang Korea, kahit saan ka tumingin, bundok eh, mga kaibigan eh. Ano yung industrialization? Yan ang hindi ginawa dito hanggang ngayon. Dapat talaga, ang mauupong, susunod na mauupong presidente, pag-aralan yan. Kaya umunlad ang bansang Korea at ang ibang mga katabi nating bansa, ang India. Kaya sila nakakagawa ng sarili nilang sasakyan dahil nag-industrialize sila. Ibig sabihin, nagtayo sila ng pagawaan ng bakal, mga kaibigan. Eh tayo, pinanggagalingan tayo nung mga ano ho, yung mga minerals na ginagawang bakal. Ha? Sipin ninyo,
wala naman tayong sariling pagawaan. Kaya yan ay inilalabas ng bansa. At pagka yan ay naging bakal na, at saka ibabalik dito para ibenta sa atin ng mas mahal. Mga kaibigan, oh, nakikita ninyo minsan may mga malalaking cargo trucks. May sakay na mga parang mahahabang bara ng bakal. Yun yung tinutunaw yun eh. Dito na lang gagawin para ano na siya, finished product na siya. Tutunawin mo para timplahan mo, depende sa paggagamitan, di ba? Eh ngayon eh, yung talagang gawa na mismo, nanggagaling na rin sa ibang bansa eh. Di katulad nung dati, pinapasok dito yung mga ganong bakal, oh. Meron lang ditong timplahan, ha? Tutunawin yun para timplahin, depende kung anong saan mo gagamitin, kung sa tubo ng tubig, di ba? Oh. Eh ngayon, hanggang ngayon, wala tayo niyan. Iyan ang nagpa-asenso sa mga dati ay mahihirap na bansa, mga kaibigan. Sipin mo, mas mahirap ang Korea sa atin dati. Ha? Mas mahirap ang buhay nila, mga kaibigan, sa mahabang panahon. Oh, eh tayo nga eh, nung bago maupo si Marcos eh, eh isa tayo sa mga maunlad na bansa sa Asia. Sipin mo, napag-iwanan tayo, daig pa tayo ng Vietnam ngayon eh, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Sana yung susunod na administrasyon sa panahon ni Vice President Lenny Robredo, kasi kung iba, sigurado ito, lahat ng negosyo rito ang may-ari na incheck. Ha? Mga kaibigan, hindi rin tayo magkakaroon ng sarili natin. Oh, eh dapat pag-isipan diyan yung paano makakapag-industrialize ang Pilipinas. Ang totoo niyan, kulelat na nga tayo eh. 'Di ba? Huli na eh. Huli na tayo. Sipin niyo, yun nga, yung sinasabi ko, 70s, late 70s yun ha. Kung hindi 78, ay 79 yun. Yung unang punta ko ng Korea. Bae, pangalawa, napunta ko sa Korea, mga kaibigan, early 80s. Mga 81, 82. Ha? Alam ba ninyo, mga kaibigan? Nagulat ako eh. Ang ganda ng airport. Yung sinasabi kong airport na yun, wala na ngayon yun. Mas moderno na ulit ang ipinalit doon, mga kaibigan. Ay noon, kasi nga dito sa atin, hindi pa ganun kaganda ang airport. Ang ganda na ng airport. At saka iba na. Ha? Yung sinasabi ko sa inyong promotional ticket nila, nakabili pa ulit ako eh. Alam nyo kung saan na naka-check-in, hindi na sa YMCA. Ang hotel na eh, bagong-bago, Lotte Hotel. Mga kaibigan, ang laking hotel. Ang gandang hotel. Bagamat ang mga sasakyan, madalang pa rin. Mahirap pa rin sumakay. Mga kaibigan, napakatagal mong maghihintay ng sasakyan. Eh, pero ngayon, sumusunod sa Japan, baka merong pagkakataon, tinatalo na nila ang Japan, di ba? Sa paggawa ng mga sasakyan. Kung buong mundo pagbabasihan mo, baka mas maraming naibebentang sasakyan na gawa ng Korea kesa dito sa atin. Pero ganun pa man, isipin ninyo. Umunlad sila. Ilang presidente ang nakulong dyan? May nagpakamatay pa. Eh, itong babaeng ito, ang tatay nito, hindi ako nagkakamali, naging presidente rin eh. Ng Korea eh, mga kaibigan. Oh, ilan ang nakulong na presidente dyan? Baka hindi lang apat eh. Ha? Pagkatapos na, bago matapos ang term, nakukulong.
Yung isa, nagpakamatay, tumalun sa bangin eh. Ha? Oh, dahil sa iskandalo, nagpakamatay na. Oh, mga kaibigan, eh dito, may naparusahan ba rito? Si Erap eh, kabababa pa lang ng sintensya, baka lain ninyo, pinardo na agad ni Gloria. At hindi lang yan. Ngayon, mas ang uso ngayon, wala nang naisasampang kaso. Ha? Dahil binabaliktad na nila ang papel ng ombudsman. Eh, bakit ba may ombudsman? Hindi ba para panagutin yung mga magnanakaw sa gobyerno? Di ba? Oh, yun po yun eh, mga kaibigan. Binabaliktad na nila. Nasa batas yung salin, hindi ka naman nila papayagan na. Ha? Gayong mandato sila na mag-provide ng kopya sa publiko. Yung sinasabi nila na eh, naabuso lang ito na iba eh, ginagamit pa sa extortion. Eh, that is be, ano, another story. Kung may gagamit niyan, may ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, di kasuhan mo naman yun. May kaso naman iba, di ba? Para sa mga ibang paglabag sa batas. Oh. Eh hindi, ginagamit na katwiran yun para tanggalan ng pangil yung batas na magpaparusa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yun po yun eh, mga kaibigan eh. Binabaliktad nila eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kibuloy ba buhay pa? Kasi ang sabi niya, pecha 25 ngayong Disyembre, eh natapos na yung pecha ng ano eh, ng 25 binigay niya na deadline. Ha? Ito na raw ang araw ng paghukom. Ito, kaya dito makikita na ninyo, ano na eh, may katok na yata ito eh. Mga kaibigan, may tagas na ito eh. Sipin mo, nagbigay ng prediction na 25 ng Disyembre, eh magugunaw na mundo, paghukom na. Ha? Eh pero, hindi dumating ang paghukom, di ba? Kaya nangangahulugan siya yung nagpanggap na Kristo sa Biblia, di ba? Siya yung tinutukoy dun eh. Oh, di ba? Nagpapakilala siyang Kristo, di ba? Eh meron nga sa Biblia eh, pagdating daw ni Kristo rito, ang sasabihin ng mga, yan, yung mga nagsisipangaral, ha, na naririnig ninyo. Ano sabi raw? Eh, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagsipangaral kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo. Ano sagot ni Kristo raw? Yun ang magiging tagpo ah, pagbalik ni Kristo rito. Ha? O sasabihin ni Kristo, magsilayo kayo sa akin, mga ano, ha? Hindi ko kayo nakikilala. Mga manggagawa ng katampalasanan. Eh si Kibuloy, isipin mo magpanggap kang Kristo, inagaw mo yung pwesto ni Kristo, mga kaibigan. Yan ang, ewan ko kung yung mga miyembro nito, eh may maniwala pa, ha? Hanggang ngayon, naniniwala pa kayo dyan. Oh, ilang beses nang sinabi yata niya na magugunaw ang mundo, hindi naman natuloy eh, mga kaibigan eh. Pasasalamatan ko lang ha. Yung atin hong tulong
para sa mga biktima ay pagkatapos ng bagong taon natin, maipapadala sa Office of the Vice President. Yung ilang pong tumugo na pinasasalamatan natin, yung katropa natin, si Rosita DC, si Ludi De Los Santos mula sa Canada, ay pinasasalamatan natin si Lorns, ha? Si Lorna. Maraming maraming salamat din kay Engineer Roland Cruz, yung gumagawa nito, itong pink kuha na ito. Ito, pwede kayong magpagawa niyan para sa kampanya rin niya ni Vice President Lenny Robredo. At marami tayong natutulungan diyan, yung mga gumagawa niyan at pamilya nila. Si Pipito Duran, ng Guam. Maraming salamat. Lina Flor Lansang, maraming salamat. At kay RJ, na kaibigan natin, ho. After New Year, ho, yung mga kasi bibili tayo ng bigas, sasabay ko na lang yung mga gustong tumulong na yan. Sasabay ko na lang, ano ho. Marami-rami tayong mabibiling bigas ngayon para maipadala natin sa Office of the Vice President. Pwede naman tayo magpadala ng pera na ron eh. Kaya lang, mas mabuti na bigas na ang ipadala natin. Total, hindi naman gaanong malaki yung pera na kung pera ipapadala natin. Ano ho? Kaya maganda in kind na lang. Tsaka mas kailangan ng mga tao ito ron. Dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Alfonso Cusi. Ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na